Vlog. Nandito tayo ngayon sa Don Bosco Paranaque, sa isang branch ni Rusi. Meron na naman tayo dito kasama, isang bagong scooter. At may gamukha itong sigat na scooter. At hindi na bago yan dahil meron na tayong flare at saka breeze. At kung sa kotse, ginagamit nila yung word na top of the line. Ito na siguro yung top of the line scooter ni Rusi sa ganitong looks. And finally, FI na siya, fuel injected. Rusi Sparkle 125, tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Ito na nga si Sparkle 125i guys, and napangatawanan niya yung kanyang pangalan, nag-sparkle talaga siya, very shiny siya in actual. At yung mga colors available nito, puro glossy, glossy gray, glossy white, cyan, at itong binablog natin na kulay red. Silipin nga natin tong kanyang looks guys, ito yung napakaganda sa kanya no. Doon sa kanyang wheels, nakalitaw yung alloy. Mukha na siyang naka-tie look, pero stock yan ha. Yung fairings na ginamit niya dito, pagkaka-finish. Nung kanyang colors, napakaganda. Very shiny yung pagka-glossy niya. At alam naman natin yung kamukha nito, pero ang twist, mas malaki to. Ang dimension naman nito, 1,940 by 680 mm by 1,075. Yung kamukha naman niya, 1,918 by 679 by 1,066 mm. Advantage naman nito sa mga Rusi scooters na kasama niya sa ganitong looks, FI na to. Pero kahit na ganun, pasok pa rin ito sa ating budget friendly category. And take note, this is more cheaper ng 15,900 pesos dun sa kamukha niya sa ibang brand. Kaya dun sa mga kasama natin dyang nagtitipid, baka ito na yung maging motor mo ngayong 2024. Dito muna tayo sa kanyang front wheel guys. Dun sa kanyang alloy wheels, napakaganda. Very unique yan sa mga lumalabas ni scooters ngayon kasi si Rusi lang yung merong ganyan. At yung kanyang alloy wheel, meron siyang 10 strand that forms like star shape. At yung kanyang braking system dito sa harapan, naka-disc brake na to. At makapal din yung kanyang disc brake, 3mm. Ang isang maganda dito, digital na yung pag-read ng kanyang speed. Yung kanyang namang plate, eh, madaming butas yan. Sabi ko nga sa inyo, mas madaming butas, mas maganda yung cooling system niya kasi dyan pumapasok yung hangin. Tapos kapag may mga may ipong dun sa kanyang caliper, yan yung panlinis. Dito naman, meron siyang 2-pot caliper at yung pagkaka-finish sa kanya, kulay black, suspension niya dito sa kanyang harapan. Naka-telescopic part pa rin siya. Kung makikita nyo dyan, may nakasulat na Rusi. Hindi yan sticker, yan yung part ng kanyang telescopic part na bakal niya tapos naka-impose. Dito naman tayo guys sa kanyang right side. Ayan, yung pagkakadesign sa kanya, pa-star shape. At itong gulong niya guys, naka-tube type pa rin siya. Pero convertible naman kasi naka-mags naman siya. Size naman ng kanyang gulong, 1890 by 14. At ang kanyang brand ay Yuan Sing. Kung hindi naman tayo nagkakamali, yung design ng kanyang rubber, same lang dun kay Breeze. Dito naman tayo sa kanya fender dito sa kanyang harapan. Yung kapal ng plastic ni Rusi na ginamit niya dito, you get what you pay for. Pero yung paint job niya, ayan, makikita nyo naman sa video, napakakintab talaga. Matalagaan mo lang din to, mananatiling ganyan yung kulay niya. Extension naman nung kanyang fender, hindi siya ganun kahaba, pero yung plastic niya dito, yung nagko-cover dun sa kanyang body frame, mataas na rin. Kaya hindi basta-basta papasok yung mga talsik ng tubig o yung putik papunta dun sa kanyang frame. And eventually, kapag hindi mo naalagaan, hindi mo napapansin, magkakaroon ng corrosion sa kanyang frame. Ayan, pwedeng rumupok yan. Kaya payo ko dun sa mga nagmumotor, hindi lang puro sakay, alagaan din natin yung motor natin. At dito naman tayo pupunta sa kanyang headlight. Ayan, split type na rin siya. Tapos nakayuko siya, no? Kapag may mga kasalubong yan, hindi siya ganun masisilaw. Dito naman, patulis siya, pointed. Ayan, nag-add dun sa kanyang sungit look or aggressive look. Tapos yung kanyang daytime running light naman, guys, ito meron din siya, ayan, sa ibabaw ng kanyang headlight. At ang mga ilaw nito, LED na rin lahat. Ibig sabihin, mas makakatipid ka sa konsumo ng kanyang baterya. Aangat ka naman ng konti. Ayan, dire-diretso yung kanyang daytime running light. Hanggang dito, itong tatlong to, umiilaw yan, kulay puti. Tapos yung kanyang signal light naman, ito, nandito siya. Sa looks naman niya dito sa kanyang ibabaw, hindi nagkakalayo yung kanyang muka sa sikat na scooter. Ang decals natin dito, combination ng kulay itim at saka kulay gray. At yung ibabaw naman niya, glossy black yung pagkaka-finish hanggang dito sa pinakataas niya, dito sa kanyang handlebar. At na tayo dito sa kanyang handlebar guys, ito meron na tong passing light which is very good. Wala dun sa breeze, saka kay flare. Ito namang mga lever natin dito, ayan, coated na rin siya, kulay itim. Nag-add dun sa pogi points niya dito sa kanyang harapan. Ito namang rubber niya dito, napakaganda rin no. Ang sarap pigain kasi manipis lang siya, saktong-sakto sa kamay. At itong tip niya dito, bakal naman to.
Mga buttons na makikita naman natin dito, yung kanyang dimmer, ayan, high and low, yung kanyang busina. Very unique lang din yung kanyang busina, ayan, napaka-konti lang nung pipigain mo or ipipindot mo sa kanya. Tapos, dito naman yung kanyang turning lights button. At hindi lang yan, meron din siyang built-in na hazard light. Dito naman tayo sa kanyang right side, guys. Ito, kulay red na to. Ito yung kanyang kill switch. Meron din siyang push button para sa ating electric starter. At meron pa rin siyang kickstart. Ito naman yung kanyang headlight option. Ayan, hindi pa to aho. Meron pa tayong option to turn off the daytime running light. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, guys. Fully digital na to. Unlike dun sa flare and sa breeze na lumabas. Hindi lang to activated, pero makikita natin dito, may clock na rin siya dito. Meron na rin siyang fuel indicator dito, guys. And andito sa ibabaw niya yung kanyang RPM. Andito naman yung kanyang speedometer. Meron din siyang odometer dito. Meron din dito yung buttons for select and set. Ang design niya dito, very modern siya, pang baguettes. Tapos dito, mukha siyang may pangit niya. Yung mga plastics niya dito, may leather design. And meron din siya dito yung emblem ni Rusi. Ang wala nga lang dito na meron kay Breeze, yung kanyang park brake. Dito na tayo sa kanyang pocket. Meron siyang pocket pero hindi siya ganun kalalim. Subukan natin ilagay itong ating Realme phone. Mababaw lang siya. Ayan. Kahit dito sa kabila. Ayan. So pang coins lang siya dyan. Isang maganda dito na nakita natin, meron na rin siyang USB charging port. Hindi mo na kailangan ng adapter. Kung mapapansin nyo sa camera natin, nagustuhan ko lang din yung kanyang mga bolts na ginamit dito. Mukha siyang aftermarket na rin. Dito naman tayo sa kanyang ignition, ayan, mechanical key pa rin yung gamit niya. Kung mapapansin nyo naman guys, meron din siya ditong utility hook, ayan, ditiklop siya. Kung di mo gagamitin, ganyan yung itsura, kung gagamitin mo, open mo lang siyang ganyan, pwede mo nang isabit yung mga pinamalengke mo dito. Dito naman tayo sa kanyang side, yung itsura ng kanyang decals, parang may pagka-thunder, ayan, kulay black, ayan. May nakalagay din dyan na FI. Rusi, combination ng kulay black at saka kulay gray dito sa baba. Flatboard naman natin guys, may mga curve na rin dyan na maliliit, additional friction sa ating footwear, at dito rin nakalagay yung kanyang battery nasa ibaba. Yung iba nagtatanong, hindi daw panlusong sa baha yung mga ganitong design. Meron kasi dun sa ibabaw nun, goma na paganyan yung design, yung pahaba. Parang vacuum siya na kahit malubog sa tubig, na-imagine mo yung basa tapos nakabaliktad, tapos ilalagay mo dun sa tubig. Hindi pumapasok yung tubig dun sa ilalim. Ang ganun yun yung design, yung rubber na nakalagay dun sa kanyang battery. Pero kahit na ganun, kung mataas naman na yung baha, huwag mo nang ilulusong. Iwas gastos ka pa. Isa sa nagustuhan natin dito, yung kanyang side profile dito sa ilalim, yung glossy red niya, ayan no, parang sports car. Tapos may air intake na rin siya dito, and yung iba nilalagyan ng sticker dito sa ilalim. Nakakapogi naman talaga yun. Ito naman yung side profile niya dito sa may bandang katawan niya. Napakalinis lang din ng pagkakadesign ng pillion footrest dyan. At kung makikita nyo siya in actual, napakapogi ng pagkakadesign dito. At yung kanyang fairings, yung kulay itim niya, may leather design din siya. Dito naman tayo sa kanyang makina. Ang engine type nito, single cylinder, 4-stroke. Naka 2-valve din to, fuel injected, and air-cooled pa rin siya. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe guys. Meron na rin siya ditong heat guard na plastic. Good thing din, naglagay din sila dito sa medyo ilalim. Kasi pag naatrasan, dyan talaga tumatama yung paa natin. Sa kanya namang air cooling system, kung mapapansin nyo to in actual, dalawa yung plastic cover ng kanyang air cooling. Ayan. Meron din sa first layer, tapos ito yung second layer. Isa rin sa nagustuhan natin dito, meron na rin siyang built-in na mudguard. Ang size naman ng gulong niya dito sa likod, 1990x14. At kung makikita nyo yung design ng kanyang alloy wheels dito sa likod, pag malayo ka, napakaganda. Dito naman tayo sa kanyang upuan, ang ganda ng kanyang seat cover. May naka-engrave pa rin doon na Rusi. At meron din ditong decals na Sparkle 125i. Dito naman sa kanyang grab bar, meron din ditong mga butas. Hindi ko lang alam kung may mga bracket na na-built-in for this type of grab bar. Ayan, may butas na dyan, apat. At ang maganda dito, ito ay plastic. Kasi yung alloy na ganito, parang nasa higit 1 kilo. Dito naman sa ibabaw ng kanya stoplight, kung makikita nyo siya in actual, meron na rin siyang design dito. Ito naman yung isang nagustuhan ko dito sa motor na to. Very futuristic na yung pagkakadesign, no? LED na to, tapos may paikot na ganyan. Semi-spiral siya, tapos crystal-like yung pagkaka-cover niya dito. And ito yung kanyang stoplight. Yung kanya namang turning lights guys, ito, naka-expose to dito sa labas. Ito yung dapat inaalagaan. Ito naman yung kanyang fender. Meron na rin siya dito. Plate lamp.
and present din yung kanyang reflector dito. Ito naman tayo sa kanyang makina, guys. It shares the same makina with Flex 125i. Ang pagkakaiba nga lang nila, matte finish kay Flex, ito glossy. Parang may resemblance sa mga design nung crankcase cover ni SYM. Ito pa yung nag-add dun sa kanyang kapugian. Ayan, naka-expose yung kanyang alloy wheel dyan. Very shiny. Ang braking system naman niya dito sa likod, naka-drum brake. At ang kanyang suspension, monoshock. Yung side stand niya, wala pa yung kill switch. Ang kanya namang maximum power, this can produce 6.5 kilowatt at 7,500 RPM. Yung kanya namang maximum torque, 9.5 Nm at 6,000 RPM. At kaya mag-top speed ng 83.6 kilometers per hour. Open naman natin yung kanyang compartment na ang bukasan ay dun sa kanyang susian. I-turn mo lang siya counterclockwise. Una nating napansin, wala siyang hydraulics doon, okay, spring na mag-prevent sa pagbagsak. Pero ang maganda dito, meron tayo itong nakitang tool organizer. At isang maganda dito, napakaluwang nung kanyang compartment. Subukan natin yung pang-araw-araw nating helmet. Napakaluwang nung kanyang compartment, kaya lang, boom, hindi siya masara. Sayang, no? Kulang lang ng curve yung kanyang upuan para talagang sumakto yung isang full face helmet. Ito naman yung itsura ng kanyang fuel tank at fuel tank capacity nito, 5.5 liters. At yung kanyang fuel consumption, guys, para rin Flex to. At may nakita rin tayo na nag-review nito, kanyang fuel consumption dun kay Flex, umabot siya ng 64 kilometers per liter. At may bukasan siya dito, ito yung lalagyanan ng kanyang fuse. Ayan, accessible na rin siya. Sa height nating 5'6", gawin niyo akong reference, guys, kung gusto niyong bumili ng ganitong motor. Check natin yung kanyang suspension, yung ating legroom, yung kanyang flatboard, yung comfort natin dun sa kanyang upuan. Let's start, guys, sa kanyang weight. Ayan, agaw pansin, napakagaan. Pwedeng-pwede sa traffic at pwede rin for the girls kasi hindi ka mangangalay dyan. Yung height naman natin, abot naman natin yung sahig. Ayan. At dun sa legroom naman natin, may space pa sa ating height na 5'6". Ayan, makikita nyo. At maluwang pa siya. And yung comfort ng ating puwet, ayan, napakaganda. And yung suspension niya nagpi-play naman. SRP naman ito, guys, 65,000 pesos. Kung installment naman, guys, pwede kang mag-minimum down payment of 4,000 pesos. Sa 3 years mo, 2,900 pesos at may rebate pa yan na 300 pesos kung maaga kang magbabayad. Sa mga gustong makita ng actual unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, contact number, at saka FB page in case na gusto nyong mag-inquire dito sa motor na to. Para naman sa mga keyboard warriors natin, ano naman ang comment nyo dito sa motor na to? Yung mga nasa isipan nyo, i-comment nyo na dun sa comment section down below. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. Para updated kayo sa mga bagong motor na lalabas, subscribe nyo na po ang ating YouTube channel. Huwag nyo din kakalimutan i-click yung notification bell. Support nyo na rin po ako sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nandun sa description sa ilalim ng video natin. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood. Ride safe!